minus 1. Minus 1, wala kasi si Alexander. Ayan. So, ang unboxing natin today is ito. Ito na. Na-unbox ko na pala. Pala. Ano na lang. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga to. Kasi ganito, no. Yung asawa ko, pumunta ng supermarket. Bibili lang sana siya ng bread at saka ng mandarina. Mandarina ba yon? Yung orange na maliliit na binabalatan. Kasi gusto ni Sander yon. So ngayon, pag uwi niya, ang dami niya nang dala. Namili hata siya ng kung ano-ano pa pera dito sa mga to. So, ipakita ko sa inyo to, ha, itong mga binili niya na to. So ito, meron siyang pang Christmas tree decoration. Ayan, maganda naman yung kulay kasi gusto ko yung mga parang blue-blue. Tapos lalagyan namin ang Christmas tree ng mga silver. Silver at saka yung ganito. So, okay na to. Gusto nyo ba unbox pa natin to? Bola lang naman to. Ayan o, yung bola na may shiny na panglagay sa Christmas tree. Ayan, at saka meron yung isa na eto. Yung isa may glitter, yung isa wala. So, ayan lang yan. So, ito naman, pakita ko sa inyo yung medyas. Very thoughtful. Pati medyas, binili ko ng medyas. Ayan. Ayan, yung medyas na pang Pasko, may mga design ng Christmas flower or something yan. Tapos, ito, binili niya ako ng leggings. Ayan, nagulat ako. May leggings pa na kasama. Ayan, binili niya. So, hindi ko alam kung suotin ko ba to. From 8 to 10 years, size 8 to 10. So, size 36 to 38 siya in Europe. Christmas leggings. Ayan, may mga design. Oh. Kita nyo, oh. May mga design-design. Ayan. Tapos, binilhan niya ako ng t-shirt. Eto. Hala, may umiilaw sa loob. Eto, ito yung Christmas t-shirt. Ayan. Buksan natin to. Ah. Itong isa na to. Buksan natin. Kasi may umiilaw sa loob eh. Tingnan ko lang, ha. Ayun. May umiilaw nga. Ano siya? Parang, ayun, oh, may button. Bakit nakabuto kasi? Maliwanag kasi kaya hindi ninyo kita. So, maganda naman ang design, ano? Actually, meron na akong Christmas, ano ba yan? Christmas shirt from last year. So, susuotin ko pa sana this year, pero binilan niya naman ako. Mukhang malaki nga, eh, no? Pero it doesn't matter naman. Mahilig naman ako sa malaki, di ba? Tapos, meron siyang binili na parang jumper or dress. Ito mukhang bet ko to, itong dress na to. Kasi mukhang maganda siya. Ayan, tingnan nyo, ganyan siya, oh. So, dress siya na diretso. So, ito, gusto ko to. Kasi wala ako nito. Siguro, kaya niya ako binili ng leggings. Baka ito yung ipapartner dito. Ganon siguro, no? So, anyway, thank you so much naman sa kanya. Kahit hindi ako mahilig sa mga ganyang Christmas t-shirt, no? Tapos, binilhan niya rin si, si Sander, si Plus One, binilhan niya din. Ito, binili niya kay Plus One. Ay, ayan ang binili niya kay Plus One, yung ganyang design. Hindi ko muna aalisin. Hayaan ko na lang dito. Ayan. Tapos, ibinili niya rin yung sarili niya. Binilhan niya yung sarili niya. Ito yung binili niya sa sarili niya. Ayan. Medyo hawig sila ni Plus One, ni Sander. Ayan. XL, wala na sigurong size. Bakit XL yung binili niya? Baka malaki sa kanya to. So, ito yung mga Christmas shirt na pinamili niya na magsusupermarket lang. Bibili lang sana ng mandarina. Nakapamili na ng kung ano-ano. Alam nyo kasi kung ako mamimili, hindi ako bumibili ng mga ganito eh, mga Christmas t-shirt kasi iniisip ko, hindi naman worth it kasi parang isang beses mo lang susuotin. Pero pwede pa naman next year ganyan, pero hindi ako mahilig talaga bumili ng ganito. So nagulat ako,
marami siyang binili, may mga binili siyang ganito, no? So, ayan. Yung dati ko, last year, parang pareho lang nito, parang almost the same. Iba lang ang design. At saka meron lang itong Christmas light, parang may kumikilang-kilang dito. Hindi ba na-off to? Baka naman na-off. Hindi talaga siya na-off, kumikilang-kilang talaga siya. Anyway, ayan. Kumikilang yung star. So, yan. Yan lang yung aking unboxing for today. Ayan. Alam nyo, ang Pasko dito sa Denmark, medyo kakaiba. Hindi katulad ng Pasko sa Pilipinas. Ayan, syempre, mas masaya pa rin sa Pilipinas. Ang Pasko dito, parang, ewan ko lang, parang hindi mo naman masabing normal day, pero parang kakaiba talaga. So, actually, may kaibigan ako na single mother na may tatlong anak. So, sabi ko, dito na lang sila mag-Christmas kasi nga, wala naman silang pupuntahan na iba pa. Dapat sa Germany sila sa friend niya, kaso hindi pwedeng magbiyahe. So sabi ko, dito na lang sila sa amin. Kasi nga, naawa din naman ako. At saka, talagang gusto ko naman masaya yung mga bata, no? Tsaka si Sander. Tapos, nag-usap kami ng asawa ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang sabi niya, no daw. Kasi daw, mas gusto niya daw na tahimik na kami lang, na family lang, kaming tatlo lang. So, hindi ko alam kung paano ko sasabihin doon sa Pilipina na kaibigan ko na yun ang gusto ng asawa ko. So, parang mapaisip naman ako na parang ang boring naman, no? Sabi ko sa kanya, alam mo sa Pilipinas, the more the merrier. Tapos sabi naman niya, gusto niya raw tahimik lang na makakonsentrate si kay Alexander na nagbubukas ng regalo si Sander, ganyan. So, gusto niya, kaming tatlo lang. So, anyway, so, wala naman akong magawa. So, sumunod ako. Sabi ko, sige. Sige, sabi ko. Sabihin ko dun sa Pilipina. Pero hindi ko pa kinakausap yung Pilipina. Tapos, pag New Year naman, doon naman kami sa kaibigan namin pumupunta. Masaya naman ang New Year dito. Yun naman ang kakaiba dito kaysa sa Spain. Kasi dito, may putukan. Talaga, grabe ang putukan. Parang Pilipinas din. Magulo. Tsaka ano. So, masaya din. Masaya ang New Year dito kaysa sa Pasko. Kaya lang, syempre, after ng putukan, doon lang, papaputok kami sa labas, ganyan, itong asawa ko, putukan din ako sa loob. Ayan, kaya walang sarap putukan pag New Year's Eve dito. Ayan. So, ayan, excited na ako sa Pasko at New Year. Ayan, dahil maraming regalo na nakukuha si Alexander kapag ganitong okasyon. So, hindi lang naman sa regalo, no? Kasi yung mga bata naman talaga, masaya naman talaga pag nakakakuha ng regalo. So, masaya din ako. So, ito lang yung ating vlog for today. Thank you for watching. At sa mga hindi pa nagsusubscribe sa akin, magsubscribe na kayo. At thank you so much. Okay? See you in my next video. Bye!